Former PCSO board member Sandra Kam spoke on the fifth day of the seven-day Laban Kasama Ang Bayan prayer rally at Loasong Bonifacio, Manila, addressing the corruption within the government. She enumerated her insights into the current administration of Bongbong Marcos Jr. She also criticized House Speaker Martin Romualdez, implying that the money he distributes seems to be his own. Kam questioned why Romualdez hasn't visited his own city in Tacloban to provide assistance. Emphasizing the corruption within PCSO, Kam urged people not to participate in the lotto. According to Kam, the current agency general manager, Mel Robles, has a questionable background. Kam insisted that she knows Robles' true character, suggesting that he might have been removed by former President Rodrigo Roa Duterte due to corruption allegations. Kam concluded by expressing her love for the Philippines and its freedom, calling for Bongbong Marcos to step down from Malacanang. Sa sambayan ng Pilipino, na nakikinig ngayon ang buong bansa, ang buong mundo, ang ating mga OFWs from the Middle East, Europe, America, at the whole Asia, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Sandra Kam, the president of the Whistleblowers Association of the Philippines, the former PCSO director for 7 years during the Duterte administration. Ako po sa pakikipaglaban ko sa korupsyon, I earned the ire of my co-directors and the Philippine Charity Sweepstakes Office. At ako po ay nakulong kasama ang aking anak for 20 months sa kasong murder na ginawa ng kalaban namin na sinakyan ng mga direkto ng dalawa na opisyales ng PCSO dahil sa pagsabi ko, pagsiwala ng korupsyon sa aming ahensya. Mga kababayan, hindi ang isang Sandra Kam matakot sa kulungan. We were being acquitted for that crime because God is with us. The truth is with us at alam ng sambayan ng Pilipino kung paano ako lumaban para sa karapatan ng mga mahihirap. Ako ang direktor. I'm the only director of the Philippine Charity Sweepstakes Office na every month mayroon kami ng pundo. We have a financial fund and charity fund na in 2 weeks time ako ang pinakamadaling maubos dahil hindi ko kayang kunin ang pundo ko at itago ko para sa mga kamag-anak. Ibinibigay ko yan sa buong Pilipinas. Mga general ang nakalaban ko. Pero hindi ako natakot. Dahil alam ko kung ano ang pinaglalaban ko para sa bayan. Sa ngayon, masakit ang loob ko dahil nung kapanahunan namin nahihirapan manalo ng kahit 5 milyon buwan-buwan. Minsan lang nagkaroon ng almost
1 billion pero inabit yun ng 7 to 10 months bago nakuha ng dalawang winner. Nang isa is construction worker from Samar and our another one is a nurse from Legazpi City. Yan ang totoo na nananalo. Pero por Diyos y por Santo, itong PCSO ngayon, itong General Manager na si Melquiades Robles, putang ina mo! Ninanakaw mo, ninanakaw nyo ang pundo na para sa taong bayan. Ngayon lang ako, even in the previous administration, walang nananalo ng 600 million, 140 million, 280 million in a month. Walang nangyayari yan. Inaabot kami ng 2 to 3 months for a mere 40 or 20 million. Ngayon, last December, dalawa na malalaking tinamaan. Isang almost 400 million at isang 683 million. Saan napapunta? Sino ang tunay na winner? Kayo-kayo. Kayo-kayo. Ang loob ng PCSO ngayon ay puno ng sindikato. Kung maalaala nyo, nung birthday ng GM Robles dito sa Malacañang, have you seen that video of Liza Araneta Marcos? Iba ang sabi niya, Mel, I love you. Sabay-sabay tayo magiging milyonaryo. Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal na mukha! Kapal na mukha! Nung kapanahon na namin, sa aking opisina, pinakababa na ipinibigay ko sa bawat umupunta sa akin ay 10,000. Pinakababa yan. Pero hanggang 100,000, hanggang 200,000, nakakabigay ang direktor niyong Sandra Cam. Dahil pagmalaki na ang bill, sinasama ko yan sa board meeting at ako mismo ang nagmamakaawa sa kapwa ko mga direktor na magbigay ng 30,000 bawat sa funds nila. Maibigay lang namin sa mga taong naghihirap sa hospital. Sa ngayon, maraming nagre-report sa akin. 2 o'clock in the morning, pipila na. Buong Pilipinas to, ha? 2 o'clock. Dito, lalo dito sa Manila. 2 o'clock in the morning, ang mga kawawa nating mahihirap, pipila na sa PCSO. Hanggang alas 9 ng umaga, at ang matatanggap lang nila ay 3,000. Ang
tanong ko sa'yo, Mel Robles, ikaw ang record mo ay talagang kawatan. Kung maalaala mo, nagsilbi ka rin kay Pangulong Duterte. Pero anong ginawa sa'yo? Tinanggal ka dahil sa korupsyon. Ngayon, kinuha ka ng gobyernong ito para gumawa ng pera at suluhin nyo, lunukin nyo ng todo-todo ang pera ng mga mahihirap. Ngayon, silensyo muna tayo. Ako ay nananawagan sa sambayanang Pilipino na itigil nyo nang habang nandito itong gobyernong ito at ang general manager ay ang magnanakaw na Robles. Huwag kayong tataya sa loto! Mga magnanakaw, itakwil! Mga magnanakaw, itakwil! Mga magnanakaw, itakwil! Mga magnanakaw, itakwil! Noong kapanahunan namin, during the Duterte administration, tuwing may sakuna, tuwing may sakuna, maglindol, bagyo, o may baha, ang PCSO ay nangunguna sa pagbibigay ng ayuda. Nung mag-ground zero ang Pampanga, dumating kagad ang ating mahal na Pangulo doon at ang hinanap ang PCSO. Kaya takbo kami kagad punta doon. Nakita namin hanggang sa mga etas na bigay kami. Iba ang ayuda, iba ang financial assistance. Nang magkaroon ng ano ang Katanduanes, ganun din ang ginawa namin. Sa iba-ibang parte sa bandang sa norte, nang nagkaroon ng baha. Sa Mindanao, sa Visayas, kaagad makikita nyo ang mukha ng PCSO. Pero ngayon, nagkaroon ng baha sa Davao. Maraming sakuna. May nakita ba kayong mukha ng PCSO? Wala! Dahil wala nang maibigay na pera. Dahil hinalon ng todo ni Robles para ibigay kay Liza Araneta Marcos at kay Bongbong Marcos. Mga abusado, itakwil! Mga abusado, itakwil! Mga abusado, itakwil! Mga abusado, itakwil! Sa sambayan ng Pilipino at sa mga nagmamahal sa ating bansa, ng ating demokrasya, dapat pumunta na kayo dito sa Liwasang Bonifacio. Dahil darating at dadating, lalabas
ang video ng isang taong mataas ng pulveron. Ay! Video ng pulveron, ilabas! 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 Boom! Sa ating mga uniformed men, sa Armed Forces of the Philippines, at saka sa Philippine National Police, imulat nyo ang inyong mga mata. Marami na sa inyo ang ayaw na sa administrasyong ito. Bumaba ka na! 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 So, uulitin ko bago ako pumunta sa ibang topic. Uulitin ko ulit ang pakikiusap ko sa lahat ng Pilipino na huwag nang tataya sa loto. PCSO manloloko! PCSO manloloko! PCSO manloloko! PCSO manloloko! Ikaw, Mel Robles, your days are numbered. Galing ka din sa wala. Alam namin ang pagkatao mo. Por dahil sa corrupt official ka talaga. Ever since, kaya ka tinanggal ni Presidente Duterte, kinuha ka ng gobyernong ito. Dahil ang gobyernong ito ang gustong ang inilalagay o niluluklok sa kaniyang mga ahensya ay lahat magnanakaw. Magnanakaw! Sino? BBM! Sino? Punta naman tayo. Sinasabayan nung kami nasa Davao prayer rally, may sabay si Tambaloslos. Kilala nyo ba kung sino si Tambaloslos? Sinabayan ng pamimigay ng bilyon-bilyon kasama ang kanyang mga hudares na mga congressman. Nung nasa Cebu naman kami, prayer rally, sinabayan naman kami na pumunta sa Siargao at pinag with 52 congressman at pinagmamalaki na may 1.2 billion silang daladala doon. Saan nang galing yung pera niyong ipinamimigay? At ginagamit yung front ang DSWD, Mr. Speaker? Martin Romualdez. Tambaloslos, kapal ang mukha.
Tambalos los kapal ang mukha. Tambalos los kapal ang mukha. Tambalos los kapal ang mukha. Ang perang binibigay ni Martin Romualdez ay galing sa atin. Galing sa taong bayan. Pero pag magsalita, I'm bringing with me 1.2 billion in Siargao. Mahiya ka sa mukha mo. Hindi mo pera yan. 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 Boom! Last week, may pinuntahan akong isang town ng province of Cebu. 10 years ago, that town is third class. Sleepy town po ito na pinakadulo na ng probinsya ng Cebu. Nang dumating ako doon, napangangako dahil ang ganda-ganda na ng lugar, the infrastructure is so nice with all the buildings at naging turismo na, naging tourist destination na ng Cebu province. It's a small, sleepy town na nag-transform into like fifth municipality now na sinasabi ng mayor, baka maging city na sila. Itong town ito, itong mayor na ito, ay galing sa hirap. Nag-dream siya na darating ang panahon, ang aking maliit na bayan pag ako pinagbigyan na mamuno dito, ay gagawin ko ang lahat para makilala sa probinsya ng Cebu. Ngayon, I'm bringing this out because I want Speaker Martin Romualdez namimigay ka, sabi mo, bilyon-bilyon ang binibitbit mo. Bakit hindi mo puntahan ang sarili mong bayan ng Tacloban? Tinaguri ang siyudad. Pero ang dumi-dumi ng kalsada, ang pangit ng infrastruktura, wala kang makitang magandang building, at ang rason nyo dahil sa Yolanda. May mga nakausap ako doon. Nagpatayo kayo ng Yolanda Housing, pero walang nakatira. Bakit? Walang ilaw, walang tubig, walang kalsada. And now, you are dreaming to be the President of the Republic of the Philippines? You are dreaming to be a Prime Minister of the Philippines? Unahin mo muna ang sarili mong yard. Wala ka pang ipinakikitang maganda na hayop ka! Marami akong mga congressman friends. Ako'y tinatawagan, Sandra, sister, tigilan mo na si Speaker. Mabait naman.
Mabait ba itong masyadong walang utang na loob? Hindi! Mabait ba itong namimili ng tig-ilang milyon bawat kongresista para sumunod sa kanya? Hindi! Noong December, namigay ka ng 20 million plus 2 million cash sa bawat kongresista para lang magustuhan ka na ilaban nyo itong Politicians Initiative. Mga bayaran! 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 So, mga kababayan, magra-wrap up na tayo kasi may curfew tayo ng 10 o'clock. Ako lang talaga ay pumunta dito kahit pagod na pagod ako. Kalilibig lang ng kapatid ko kahapon. But I want to share with you my thoughts and my heart. I love the Philippines. Do you love the Philippines? Yeah! I love freedom. Do you love freedom? Yes! So dapat, ipaglaban natin ang demokrasya. Itigil natin itong martial law at pababain ang dapat ng bumaba na polvoronic. Bumaba ka na! 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 Again, bago ako bababa. Bababa ako sa entablado. Pero pababain natin ang nasa Malacañang. Yeah! Tama? Huwag na kayong tataya sa loto. Tama! Dahil ang binubuhay nyo ay ang malalaking dyan sa Malacañang at itong si Robles. Salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Laban kasama ang bayan! 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 Laban kasama ang bayan!